Hi everyone, welcome back po sa ating channel. And for today's video, we can talk about the ordinary, kung paano po natin masaspot yung original or yung fake. Kasi yung the ordinary po guys ay yung talagang naka-discover do ata noon ay nag-disappear or nawala tapos binenta yung shares nila sa Estee Lauder. Ngayon, maraming nababalitaan na nag-iba daw yung timpla ng kanilang product, ganito yung karton nila, nagkaiba-iba. Tapos, ang sinabi po na, ang depensa naman po nila, kasi yung mga product nila, iba't ibang bansa yung pinanggalingan po ng kanilang ingredients. For example, yung Korea po guys, iba yung packaging po ng kanilang product. Pero the ordinary pa din siya, pero iba daw yung packaging ng product nila. Nag-iba din yung mga languages. So, meron silang sariling nilagay na mga baga nakasulat dito, iba yung nakasulat sa kanilang product kaysa talagang pinanggalingan po ng product na ito. The Ordinary AHA 30% plus PHA 2% nanggaling po daw siya sa ibang bansa din na minsan seasonal po yung kanyang color, yung kanyang pagka-red pag malamig po yung panahon at saka yung kanyang mainit din yung panahon, iba din yung kulay po na lalabas po sa product. Medyo, pag medyo malapsaw siya, medyo mas red siya at sobrang red niya, depende po sa season po ng pag-harvest po nila ng kanilang red care. Okay. Alam nyo naman na sobrang talino po talaga ng Pilipino, madami pong nanggagaya po ng kanilang product. May nakita po ako sa Beauty Manila at saka meron pong nag-vlog na iba siya sa packaging ng original at saka iba din yung packaging nila talaga din. Hindi ko lang alam kung saan nila kinuha yung kanilang product, pero hindi ko rin makiklaim na fake yung product nila, pero eto lang yung nakita ko ha. Magkaiba sila sa product na binili ko po. Kasi binili ko po talaga sa Sephora yung mga product na ginagamit ko ng mga The Ordinary. So yung Beauty Manila, may nagbukas po na packaging na galing sa Beauty Manila. Bakit sila magkaiba? So, for example, kasi yung binuksan po nila is yung kanilang The Ordinary na isinamay 10% plus zinc 1%. Wala po siyang nakalagay na 30 ml ilang, tapos 1 ml Uzi, tapos walang US na nakalagay sa kanilang packaging, yung carton po mismo ng niacinamide. So mayroon po ako ng mga product na to. Ito yung The Ordinary Buffet and The Ordinary Buffet na paubos na din po. Ito ubos na po. At saka meron po akong The Ordinary AHA 30% plus PHA 2% peeling solution. So wala na po tong mga karton niya kasi matagal ko na po to siyang binili. At saka ito na lang po yung natira na mayroong karton itong dalawang product na to. So ang gusto po natin malaman kung paano natin masaspot yung mga original na product po ng The Ordinary. Unang-una po yung kanyang carton. Ganito po yung itsura po ng kanya. Ito po yung kanyang carton. Tapos make sure po guys, may 30 ml EN 1 FL. Uzi or ounce UN. And S. And. Yung carton. Yun yung palatandaan talaga na original din siya talaga na product. So, ito yung sa likod niya. Ibang lingwahe po ng nasa harap. And then, ito po yung parang may mga nakasulat dyan na Chinese. Nandito na po yan sa Hong Kong dahil dito ko po pinila sa Hong Kong, sa Sephora. So, ito naman po yung kanyang mga ingredients at saka yung mga direction kung paano po gagamitin yung product. And yung visibly, meron pong nakalagay na ganyan dyan. And then, ito yung sa kabila na may The Abnormal Beauty Company. Make sure yung address po niya ay magkaparehas po talaga sila sa kabila. So, yung mga nakalagay po na stickers po na sa parang sa Chinese, dito na po yan sa Hong Kong. Siguro sa immigration po nila. Yung mga ganyan po guys. And ito po yung kanyang ingredients. By the way pala, yung mga nakadikit po na stickers ay hindi na po kasali po sa atin sa Pilipinas. Dito lang po yan sa Hong Kong. So, ito yung sa taas po itsura na may parang O na may dot. And
kung mapapansin mo, shiny and velvety yung kanyang texture ng karton niya and super nice siyang hawakan. Importante din po guys, sa ilalim po ng karton, parang may mga nakalagay po na number dun sa barcode. Tapos yung TD63, yung mint green po na kulay, parehas po dapat sa bottle niya. Parehas po lahat ng product nila, meron po talagang number dun sa bandang baba at saka dun sa bottle. So you need to check para hindi po kayo ma-scam. Yung issue din po ng barcode. Yung barcode kasi kung wala po tayong machine para mag-detect po ng barcode, syempre hindi po natin malalaman po na talagang legit po yung product, diba? So sa number na lang po sa bottle malalaman. Ito din po yung pinaka-importante sa lahat. Yung may 30 ml, yung malaking E, tapos 1 ml, tapos dapat may dot yan sa ml, tapos ounce, tapos dot, and U, and dot, and S, dot. So, you need to check guys kung parehas din po siya dun sa bottle. So, it means yung product nyo ay legit. Eh, kung hindi po siya magkaparehas, it means fake siya. Ito po yung itsura po ng kanyang bottle. Pati yung dropper niya ay glass. Tapos, intact din po yung kanyang parang ipipress mo dun sa taas ng dropper. And yung hyaluronic acid po guys ay medyo watery and sticky po siya. So, kailangan pong ingatan pag ilalagay po sa face kasi mabubuhos po talaga siya kahit saan, sa mata o sa ilong. Gedon. And then, etong niacinamide naman, kung sino pong nakakita ng video ko, meron po akong ginawang video na review po ng niacinamide. So, blurry po yung itsura po ng niacinamide. Wala po silang mga amoy. Wala pong mga amoy yung mga product po ng The Ordinary dahil fragrance free po sila. Tulad po ng mga sinabi ko kanina guys na wala pong karton yung mga product po na to, yung Buffet at saka yung AHA 30% plus PHA 2%. So, itong AHA na 30% plus PHA 2%, hindi po masyadong red po yung aking product na to dahil siguro hindi ko alam, baka dahil sa time po ng pag-harvest, hindi masyadong pula yung carrots po. So, parehas po sila guys, kung ano yung pinakita ko sa iba, ganun din po yung karton nila. Hindi ko ina-expect na magbibideo ako about po sa fake and yung kanyang original. Ngayon, hindi ko kasi alam na meron palang fake and original po ng product na to. So, ngayon ko lang nalaman na meron palang ganun sa atin. So, yun, tinapon ko na yung kanyang mga karton. So, ito na lang yung mga bottle na lang yung natira. Dalawa, ito yung ubos na at ito yung paubos pa lang na ginagamit ko. At saka yung kanyang The Ordinary AHA 30% plus BHA 2% peeling solution. Meron din akong ganito. Pero, natapon ko na din yung kanyang karton. Kasi, I hope you enjoyed this video. I will see you soon on my another video. Please subscribe to my channel and please click the bell button for me guys.